Boss. Hi, sir. Taga saan po kayo? Hello po. Taga Bicol po ako. Sa ngayon po, nandito ako sa Gua, Camarines. Ikaw, ma'am? Saan po kayo ngayon? Kalinga pa yung ako eh. Dito ako ngayon sa bahay ko, sa Bulacan. Kaka-uwi ko lang. Galing sa duty. Galing ako sa Makati. So doon kayo nagtatrabaho, sir? Oo. Okay. Ikaw, ma'am, saan ka po ngayon, ma'am? Dito ako, nagtawag po OFW sa Malaysia. Sa Malaysia ka ngayon? Matagal ka na ba? Opo. 2 years, 6 months na po. Yes. Ilan anak mo? May 3, 2 lalaki tsaka 1 babae. Bakit wala kang asawa? Wala tayong share mga gano'n. Oo nga, totoo yun. Siguro, may mga Ilan taong ka na ngayon, ma'am? Nagtatagpo pero hindi, tinadhana. 43 na ako, sir. Kayo po. 43. 42. Mas matanda pa ako sa inyo. running 43. Aha. So, 43 na po ako. So, ikayo po, may asawa, may hiwalay, may mga anak, mga ganun. Wala. Wala, binata talaga ako. So, ibig sabihin, ang tawag nito, baak. Baak sa amin ang tawag dun eh. Yung dinag-asawa. Laon. Ito ako. Laon. Ito ako nga lang mag-isa sa bahay to. Tinignan ko lang. Hindi, paupahan mo na lang para magtao. Yun niya, paupahan ko nga to eh. Saan? Sa Bulacan? Sa Pandi. Pandi. So, saan pala kayo sa sa Bicol ulit? Camarines Norte kasi may mga... Sa Gua, Camarines or malapit. Sa Gua, Camarines or malapit sa Naga. Malayo sa Kamsur. Kasi may mga kasin kami doon na nakadestino doon. Nag-asawa na rin doon. May mga sundalo na mga kamag-anak namin. Ano ang probinsya mo, ma'am? Kalinga Apayao. Hindi sa... Kalinga Apayao? Cagayan Valley. Malapit sa Cagayan Valley. Thank you, Sir DG. Thank you, salamat. Welcome. First time ko kasi dito eh. Pa-thank you na lang kayo kung magpakasal na kayong dalawa. Ninong ka, sir? Oo, no problem. Pero baka kasal ka na, ma'am, dati. Kasal na po ba kayo? Dati. Ay, hindi po. Ay, hindi. Yun ang... Ay, sir, talaga, wala. Yan ang maganda, ma'am. Hindi kasal, mahirap magkasal. Kasi po, yung ama ng mga anak ko, may asawa din dati. Kasi retired na sundalo. Yun lang. Kakatakot pala. Pero ikaw, sir, sa edad po ninyo ngayon, binata pa. Kailan po kayo huling... Binata pa. Opo, kailan po kayo na huling nagka-girlfriend? Medyo matagal-tagal na din siya. So hindi kayo hindi kayo inabot sa simbahan? Hindi. Busy lang talaga sa trabaho. Ano ba ba? Eh, matanong ko lang. Matanong ko lang siya, ano pong work niyo? Ako? Security guard. Kasi saan sa Makati? Sa De La Costa Street. School po ba yun o ? Condominium. Ay, condo. Oo. Doon kasi sa Taguig yung mga bata eh. Yung mga Junakis. Sa Taguig? Doon sila nag-aaral. Ay, di. Pwede naman yata ako pumasyal doon. Pagpayagan. Andun yung ama nila.
Ay, patay. Yari ako dyan. Andun pala yung ama. Oh, hindi pala, di pwede pala pumunta doon eh. Pwede siguro, kung asyal ka doon, magpakilala ka. It's a joke. Kailan ka pamuhuwi? Doon lang sila. Siguro, ano, secret, malapit na. Ah, malapit na ba? Malapit na. Nag-extend lang ako eh, gawa nung pandemic, tapos nagpaalam ako. Pumayag naman sila na uwi ako, pero babalik pa rin ako. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Wala kang trabaho. Eh di na pala kayo magbabalikan ng asawa nyo. Paano yan? Gahanap ka nila nilang iba? Ano na lang siguro, sir. Mag-boyfriend-boyfriend. Hindi na yung, ano, kasi natatakot na ako sa, ano, sa ngalan ng asawa. Bakit matakot kung yun talagang pinagtagpo? Ay, Diyos ko, hindi na ako naniniwala dyan sa salitang forever na yan. Wala namang problem sa ganyan. Boyfriend na boyfriend na lang siguro, mga inspirasyon baga. Tusik-tusik na lang, ganun. Pero si lahat ng babae, ma'am, nangangarap na ikakasal. No? Ikaw, di ka naman po kasal dun sa ex mo. Ay, yes, sir. Ako talaga dumating din nangarap naman talaga. Ako sa ano. Dumating naman ako sa punto na sana balang araw, haharap din ako sa ganun. Pero nung later on, nung malaki na yung mga anak ko, sabi ko, need ko na lang yung inspiration sa buhay ko. Ayoko na. Sabi ko, natatakot ako. Mm-hmm. So, boyfriend na lang, ganun. Tusik-tusik. Oh, yes. Kaya sumali ako dito, Sir DJ, kasi talagang, ano, sabi ko, baka dito ko matatagpuan yung, ano ba, yung... The close mong friend. Yeah, yung tawag nito, Friends with Benefits. Friends with Benefits. Oo. Ay, yung mga benepisyo kasi pag may friend ka na tunay. Grabe, ma'am. Laki-laki na itutulong ng friend mo na tunay. No, sa pang-araw-araw mo gawain, inspired ka, gano'n. Yung iba kasi, gusto, yung ibig sabihin ng iba, ha? Pagka-intindi kasi ng friends with benefits, friend-friend, pero tosik-tosik silang dalawa. Pero sa iyo, ma'am, ano yung, opo, anong benefits, ma'am, pag friends? Yung ba inspiration araw-araw baga? Oo. Mhm. Yung mga ganun, hindi tayo na to the extent naman na mga be open-minded na tayo ngayon kasi ano na. Mhm. Iba na ang panahon ngayon. 'Di ba? So, oh, tama naman. Pero depende ho yan kay sir kasi gusto niya ikakasal pa eh. Gusto niya magpakasal, ganon. Oo, gusto. Gusto ko talaga, kasal talaga. Kaya nga nag-ipon-ipon na rin ako kasi kaya nga pumasok ako dito kay Gigihil kasi naman yun. Para makakuha rin. Gigihil pa mo. Pinag-uusapan naman yung kuya isa. Oo. Bagay. Lahat ng bagay pinag-usapan. Sa tamang oras. Yeah, tamang oras, tamang panahon, pinag-uusapan yan. Sabi ko kay Sir DJ, kasi nung July pa ako sumali dito, June pa ako sumali dito, hindi ako pinapansin. Sabi ko, Sir, nakalimutan mo na yata ako, pasali naman. Ako nga, ngayon lang din. Putin nakasali din. So, thank you. Oo. Inano ko lang yung number niya sa AI mo. Mm-hmm. Kasi laging dumadaan sa ano ko eh. Sir DJ, ilang oras, ilang minuto po ba ito? Depende sa inyo. Kung sawa na kayo, putulin ko na. Ano? Paputulin? Ano po ba?
Ano pa ba, kuya, sir, ang mga gusto mong ano, mga katanungan mo sa isang babae? Natulad ko, sabay ganun. Di, kasi ma'am, no, malaking bagay po. No, big deal pa kasi tulad kay sir, binata ho yan. Gusto niyang ikakasal. So ngayon ikaw po kasi, gusto mo friends lang with benefits, gano'n. Kaya dito ka para magkaroon ko ng kaibigan. No? Tapos yung may makakausap ka gano'n, no? Benepisyo. No? Hindi yung tusik-tusik na benefits, ha? Pero kasama na yan. Ba, malay po ninyo pag magkaigihan kayong dalawa, pag off-air, bay magbago isip, ma'am. Diba? Pwede na pala, pwede kayong yes. Magpakasal. Basta nino, Mr. DJ, payag na. Ah, no problem. Punta ako ah. You know. Pag-usapan na lang sa ano. Kasi siguro may pinagdaanan to si ma'am. Bakit walang balak magpakasal? Yung ibang nangangarap ng ikakasal eh. Diba? Babae. Ano po ba yung... Karamihan. Karamihan sa ibang babae nangarap ng ikakasal. Ikaw tuloy ma'am. Ayaw. Kasal. Sir, mantakin mo ba naman yung ano, sa sitwasyon ngayon na, sa panahon ngayon, let's say sa panahon ngayon, pag binata ang mapapangasawa niya is tulad ko na single mom, may tatlong anak, hindi ako naniniwala na magiging seryoso din yun kasi wala siyang ano eh, tapos yung si edad namin, mga ganun. Hindi na ako naniniwala eh. Hindi naman po lahat siguro kasi sa edad ninyo ngayon, ha? Diyan stage na yan diyan na sa diyan na yung dapat na seryoso kayo, di ba? Si Sir naman kasi kahit sabi mong binata ho yan, eh marami nang pinagdaanan yan sigurado. Oh, di ba, Sir? Nung mga kabataan may pinagdaanan na. Ang mahirap kasi wala siyang di isang supling, mga ganun. So mahirap eh. Gumagapang yung net natin. Bagay, depende na lang naman yan sa'yo, ma'am. Kung gusto mo yung sabi ni Sir na digital, ano? Tusin-tusin. Napag-uusapan yan. Ano kayo? Napag-uusapan naman yan. Pwede na magbabago mamaya. Baka magbago isip ni girl, ha? Ito, pakasal na lang talaga. So, hindi mo na sa ngayon siguro. So, friend mo na. Tapos, sumali ako dito para makahanap ng true friends. Tapos, malay mo. Diba? Hindi naman agad-agad na kung porque nagkita na tayo dito or nag-usap na tayo dito. Papakasal na. Hindi naman. Siguro, getting to know each other muna. Tama. Plano ko na. Mayroon, basta mo pakasal kayo. Tapos, badang huli. Friend, tama ho yan. Friend lang muna. Yes. Diba, Sir DJ? Thank you ulit. You're welcome. Sige. Anong Facebook mo? Ito ba ang Facebook mo, Mildred? Yes. Ano na lang, ha? Bawal po magbanggit ng Facebook account ninyo. Pagpatuloy na lang ninyo offer, pag-usap ha. Doon na lang po kayo magbigayan ng Facebook account ninyo. Maraming salamat po ng marami. Thank you po. Okay. Maraming salamat. Bye-bye. God bless po. Likewise. God bless daw sabi ni Sir. Pero DigiHill tawag niya sa akin. DigiHill.